Ang PBA draft ay parang isang sugal. Yun nga ay dahil hindi mo sigurado kung ang makukuha mong manlalaro ay swak sa iyong team. Depende rin kasi yan sa bilis ng adjustment ng isang player. Mayroong kailangan ng mahabang panahon para patunayan ang kaya niyang gawin. Pero meron din namang sandaling oras lang ay nakagawa na ng pangalan sa PBA. Sa bawat pagtawagan ng pangalan sa draft ay isang pangarap ang nabubuo. Hindi lang para sa player, kundi para din doon sa team. Pero ngayon, pag-uusapan natin ang limang manlalarong hindi pinansin at sinayang ng Magnolia o Pure Foods franchise na kalaunan ay naging matunog ang pangalan sa liga. Hindi ko sinasabi nagkamali ang management sa pagpili sa mga pinik nila dahil baka may hinahanap lang talaga silang skill set ng mga players. At sa kadalasan naman, okay ang mga pangalan na kinuha ng Magnolia. Etong limang mga manlalaro nga ay baka lang naman nakaligtaan lang talaga nila. Sino nga ba sila? Umpisa natin sa 2003 draft. Hawak ng Pure Foods ang 6th pick sa taong ito at nang kinuha nga nila ay si Billy Mamaril. Hindi ko naman sinasabing walang naiambag si Mamaril sa noong TJ Hot Dogs. Sa isang taon nga niya sa Pure Foods, naglaro naman siya ng 36 na games at nag-average ng 6.1 points at 4.8 rebounds. Decente na yan para sa isang rookie big man na halos 22 minutes lang ang nilalaro. Kung career achievements naman ang usapan, eto ang naabot ni Billy Mams. Hindi na masama para sa 6th pick, diba? Pero sino nga ba ang nilaktawan ng Magnolia sa pagpili kay Mamaril? Iyon nga ay ang 10th pick noong si Jimmy Alapag. Hall of Famer na yan ang PBA mga sir. At pwede pa nga natin siyang tawaging isa sa mga haligi ng basketball sa Pilipinas dahil sa mabigat niyang kontribusyon sa Gilas, Pilipinas. Well, hindi ko naman pwedeng sisihin ang Pure Foods sa pagpili kay Mamaril over Alapag dahil baka sentro ang hanap nila. And si Mighty Mouse, 5'9 nga lang. Pero sa kabilangan ng height niyang yan, grabe ang ginawa niyang pangalan sa TNT. 6-time PBA champion, 2003 Rookie of the Year, 2011 MVP at BPC, PBA 40 Greatest Player member, at ang pinakamabigat, ang 3-point all-time leading scorer. Grabe. Kung ako ang Pure Foods noon, eh manghihinayang talaga ako. Diba? Pagsapit naman ng 2004 draft, dalawang first round pick ang hawak ng Magnolia. Ang second pick kung saan kinuha nila ang Hall of Famer ding si James Yap, eto walang question. Kahit sino pang nasa baba ng pick na ito, hindi sayang. Dahil sa big game to eh. Mukha ng Pure Foods dati at kahit pa ng PBA. Hanggang ngayon nga nagte-trending pa. Diba? Kaya walang kaso ang pagpili na Magnolia dito. Magkakaroon lang tayo ng issue sa pang-pitong pick nila kung saan kinuha nila si Irvin Soto. Baka nga ang ilan sa inyo, ngayon lang narinig ang pangalang yan. O baka naman kilala nyo nga siya, pero bilang tatay lang ni Kai Soto. Forgettable naman kasi talaga ang stand niya sa liga. 2.1 points at 1.5 rebounds ang average niya sa 7 taon niya sa liga. Madalas din siyang nagiging free agent dahil walang gustong kumuha sa kanya. Sa pagpili nga ng hotshots dito, sino ba ang nilaktawan nila? Eh ang 10th pick na si Gary David lang naman. Isang BPC at 4-time scoring champion, di hamak na mas nakagawa ng pangalan si El Granada sa ating pambansang liga. Pero di ko alam. Baka dahil may Yap, Castillo, Simon at Artadi na ang Pure Foods noon, ayaw na nilang kumuha pa ng isa pang gwardya. Pero sayang pa rin talaga si David. Ito pa ang manlalarang ito ang tumalo sa kanila sa playoffs nung nasa Powerade pa siya. Diba? Sa 2005 naman, ginamit ng Pure Foods ang kanilang pick para kuhanin si Jondan Salvador. Napag-usapan na natin itong si Jondan na isa sa mga manlalarong hindi naabot ang mataas na ekspektasyon sa kanya. Sa halos 6 na seasons nga niya sa Chunky Giants, wala man lang siyang nakuhang individual awards. At halos 4 na puntos lang ang average niya. Sa pagkuha nga ng Pure Foods kay Salvador, kinaligtaan nila ang kaagad sumunod na pick na si Captain Hook, Mac Cardona. BPC All-Star Finals MVP din itong si Cardona. Siguro nga kailangan lang talaga ng sentro at forward ng Chunky Giants noon. Kaya mukhang ang dami nilang sinasayang na gwardya na ngayon ay nakikita nating mas malayo na ang nararating sa liga. Punta naman tayo sa 2009 kung saan kinuha ng Pure Foods si Rico Meyerhofer as the second pick. Again, wala akong sinasabing hindi magaling itong si Meyerhofer. Naging Rookie of the Year pa nga ito noong 2010. Ang issue nga lang dito kay Meyerhofer ay ang tinagal niya sa liga. 6 na seasons lang ang nilaro niya sa PBA, hindi hamak na mas mababa yan sa hindi pinansin ng Pure Foods noong si Chris Ross. Matapos kang kuhanin ng Pure Foods si Meyerhofer, ay kaagad na sunod pinick ng Burger King si Ross. Hindi naman kaagad lumabas ang kanyang talento sa mga unang taon niya sa liga. Nang mapunta lamang siya sa SMB, saka nakita ng karamihan ang kayang gawin ng isang Chris Ross. Diba? Lahat ng 8 kampyonato niya dito niya nakuha, pati ang BPC at Defensive Player of the Year Award niya noong 2017 pareho, lahat yan bilang isang beerman. Nakakapanghinayang para sa Magnolia, diba? At panghuli nga, ay nang piliin nila si Norbert Torres over Art De La Cruz. Marahil hindi pa masyadong halata na sayang si De La Cruz para sa hotshots.
dahil na-injure nga ito sa Achilles noong nasa Blackwater pa siya. Pero bago nga siya nawala ng 2 taon sa injury, maganda ang pinapakita niya sa Elite. 11.8 points, 4.7 rebounds, 2.2 assists at 1.8 steals sa loob ng 26 minutes. Ibang klaseng efficiency, di ba? Sa unang taon nga niya, naging parte pa siya ng all-rookie team pero dahil nga sa injury, nabangko siya ng mahigit 2 taon. Ngayon sa Hinebra na siya naglalaro at di hamak na mas okay ang laro nito kumpara kay Torres. Kaya yun, para sa akin, sayang si De La Cruz para sa hot shots. Sasabihin ko ulit na maraming pwedeng dahilan kung bakit nilaktawan ng Magnolia ang pinag-usapan nating mga manlalaro. Posibleng ibang posisyon ang kailangan nilang punan o sadyang ibang skillset lang ang hinahanap nila. Pero kahit na ganun, sayang pa rin talaga, di ba? Lalong-lalo na si Alapag, David, Cardona at Ross. Mga all-stars at mythical team members na ang mga yan. Yung iba, Hall of Famers pa. Pero tatanungin ko kayo mga sir, maaabot kaya ng mga manlalarong ito ang narating nila ngayon kung kinuha sila ng Magnolia noon? Magiging Mighty Mouse ba si Jimmy Alapag, El Granada si Gary David at Captain Hook si Macardona kung sa Pure Food sila napunta? Ano sa tingin nyo mga mama at sir? I-commento nyo lamang yan sa baba at babasahin natin lahat yan. Maraming salamat. This is Chad TV. Subscribe. At paalam mga mama at mga sir.